Good morning everyone, this is Bob Reng Traveler and as I check TikTok, grabe, trending tong influencer tsaka yung tricycle driver. You know what guys, it's not your position in the world that really matters, it's your contribution to the community and I really believe grabe yung contribution ng drivers. Kaya every time na may strike sa Manila, di ba, nahihirapan lahat ng tao. Ibigay na natin sa kanya kung ganyan siya magsalita. Because in the very first place, pag nagfo-follow ka ng influencer, bina-background check mo yan. No? Pag natatawa ka, baka hindi mo na na-check kung ano yung wordings niya. Anyways, kasi yung iba dito, nanglalait na rin at binililittle na rin siya. You know what guys? Eventually, nagiging katulad na rin kayo niya. So what you can do right now is to teach younger generation that what he did was wrong. Ganon yun. Huwag na kayo. And we can make a positive approach in correcting a negative action. So yun lang. Good morning! Good vibes lang. Yung sinabi kasi ni Buknoy ay kung mangangarap ka daw, dapat daw hindi ganun yung pangarap mo. So pifinocus niya yung camera niya sa dumadaang tricycle. Mm-mm. Kaya naman ako ha, feeling ko lang, mabait pa rin yung mga tricycle driver. Kasi hindi siya sinagasaan. Diba? Diyos ko. Ayan naman. Gusto pasikat. Ayan na. O di nabawasan tuloy yung mga followers mo sa YouTube. O bilang ganti. Ano naman kasi anak, magbago ka na, hindi magandang attitude siya. Huwag ka nang lalait kasi babalik sa'yo. Okay? Hi, good morning. Ayan, naririnig ko po yung kay Buknoy Glamour. Actually, dun sa pagkakaintindi ko sa sinabi niya dun sa tricycle driver na kung wala kang pangarap, ganun, yun ang mangyayari sa'yo. Actually, totoo naman yung sinabi niya. Oo, totoo yung sinabi niya na ganun talaga yung mangyayari. Pero wala naman siguro siyang sinabing hindi marangal ang pagiging tricycle driver. Hindi ko siya sa kinakampihan, pero nag-overthink na tayo. Alam mo yun, yung parang hindi naman ganun kagrabe yung sinabi ng tao. Parang ang gusto niyong mangyari, mawala na siya sa mundo ng ginagalawan niya ngayon. Medyo think naman natin, forgive na natin ng konti na nag-sorry na siya, hindi ganun kasinsiri yung pagsasorry niya, kasi bata pa siya eh. Alam mo yon, can we just PM na lang sa kanya na ganito dapat ganyan? Alam mo yon, yung tao na iniinsulto mo, nahanap niya na yung dapat niyang gawin sa buhay niya upang mapakain ang pamilya niya. Ikaw, yung sarili mong ego, hindi mo kaya pang mapakain kasi hanggang ngayon, hindi ka makahanap ng sarili mo. Kasi gustong-gusto mo maging babae pero you can't find anything. Hindi mo mahanap yung babaeng gusto mong maging sa loob mo. Nasa loob mo lang yon. In short, imaginary. Now, that hurts a lot because that is the reality of things, right? Pero inuulit ko, ito ay para lang sa'yo. Okay, meron akong gustong i-clear regarding sa video na pinost niya at saka yung mga sinabi niya at yung mga reaction ng mga tao. Una-una, yung video na sinabi niya kung paano siya naging influencer, sumikat, nakilala. Dahil nga sa mga videos na mga nakakatawa, nakaka-enjoy, oo. Pero itong part na about sa tricycle driver para maabot ang... yung, alam niyo, walang mararating katulad nito. Pero alam niyo, mali yung ginamit niya na word sa gusto niyang iparating na message. Yun lang talaga, mali. Kaya yung impact sa social media, sa mga nakakarinig at nakakita ng video is iba talaga. Tapos nag-follow pa siya ng another video about sa sarili niya. Ito siya ngayon, kung anong narating niya, kung ano man. Wala. Alam niyo yun, yung medyo, okay, maganda na maging confident, pero kung medyo mataas naman yung kayabangan, pero sana ibas-bawasan lang naman. Kasi hindi natin hawak ang utak ng ibang tao. Yun ang gusto kong sabihin. Hello po sa lahat ng nanonood ngayon. Ako po si Buknoy Glamour. For sure, kilala nyo na po ako.
Gusto ko lamang humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan dahil inaamin ko po na mali ako sa part na hindi ko nilinaw yung sinasabi ko. Hindi ko in-emphasize kung ano yung gusto ko sabihin. Pero ayun po, gusto ko lang humingi ng apology na pasensya na ho sa lahat ng nagawa ko. Or sa mga nagawa ko, gusto ko lang sana linawin sa inyo na hindi po ako nagsasalita against tricycle drivers, sa mga nasaktan, na-offend, nagalit, nainis, na bad trip, na buwisit, at syempre na down na tricycle drivers. Wala po akong minamaliit. Sa video na po na yun, kung panonoorin niyo po yung vlog ko, malalaman niyo po kung ano yun. Pero kung paniniwalaan niyo po kung ano yung mga video na kumakalat na yun,